Hello guys, magandang araw sa inyo. Mga ka-YouTube, andito na naman tayo. May bago na naman tayong haircut tutorial dito sa aking YouTube channel na tinatawag na Burst Fade. So, panibagong haircut tutorial na naman ito. Patutunghayan po, panoorin hanggang matapos po ang video ito dahil mapagpulutan po ng aral sa paggugupit para sa inyo mga katropang barbero. So, bago ang lahat, shoutout time muna tayo sa ating mga katropa dyan na mga taga-subaybay sa ating mga viewers. Shoutout pala kay Marvin Santa Ana at kay Predelo Lingas Lumantas at kay Felipe Abing. Shoutout sa inyong lahat at saka sa mga taga-viewers ko at saka yung mga subscriber natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat mga katropa. So ito na ang ating video ngayon. Panoorin niyo po hanggang matapos po. So ito na ang pinakabago nating haircut tutorial sa video ito na tinatawag na Burst Fade V-Shape. So unang procedure natin ay gumamit po tayo ng Kimi Detailer para bigyan po ng pattern para sa kanyang burst fade sa taas ng kanyang tainga lamang. So bibilugin lang po konti sa taas ng kanyang tainga, kabilaan po yan. Ayan, so susundan lang po natin yung pattern doon sa kabila para dito sa kanan para magmatch po ang kanyang burst fade. Yan po yung kanyang burst fade. Ayan, Kimi po, Kimi Detailer ang ating ginamit ngayon na pangtabas. So ngayon ang sumunod na procedure, gumamit po ng guard number 1 close blade. Ayan, so konti lang po ang ating hagod ngayon, estimate po natin na hindi po sumobra yung ating trim sa taas ng ating pattern. So ang sumunod na ginamit na guard ay guard 0.5 close blade. So kasabay na po dyan yung combination natin na no guard. Adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay para mapatay po natin yung pattern, yung pinaglinyahan natin. Ayan, para maganda po ang blending paangat. So dalawa lang po yung ginamit natin na guard, guard number 1 at saka yung 0.5 guard close blade, yung dalawa na yon. So dito sa kanan ganun din ang ating gagamitin na guard ay una yung guard number 1 close blade, konting angat lang po ang paghagod. Ayan, para makuha natin yung magandang burst fade. So ang sumunod ay yung 0.5 guard close blade with combination no guard. Adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay para mapatay po natin yung linya o yung ginawa nating pattern. Ayan, para maganda yung pagka blending. Ayan. So itong kanyang buhok ay manipis lamang po kaya ginawan ko kaagad ng pattern. So ibang procedure na po ito yung ginawa ko rito sa kanyang burst fade dahil una ay ginawan ko ng pattern yung linya sa taas ng tainga, kabilaan po yun. Ayun po yung procedure natin. So ito kasunod noon, natapos natin gawa ng pattern at saka maganda na yung pagkablin, ay ang aking sumunod na ginawa ay nag-trim po tayo. Iti-trim yung taas ng burst para mawala na yung kanto at mag-i-forma natin ng maganda. Ayan. So pagpag po para matanggal yung mga buhok na napagputulan.
So ganun din dito sa kabila. Sundan lang po natin yung ginawa natin doon sa right side, ganun din dito sa left side. Ititrim natin yung kanto, yung nasa taas ng kanyang verse. Ayan, para maganda yung pagka-level up ng buo. Ayan. So nakikita nyo na medyo black or white dahil ayusin at aayusin pa natin yan para maganda yung developing blending niya sa upper paint niya. Ayan. At saka yung kanyang shape ng ulo niya ay medyo lubog dyan sa parte ng taas ng kanyang paint. Parang lubog siya. Kaya yan po ang diskartehan natin ngayon para hindi po siya mag black or white tignan. Maganda yung reflection ng kanyang burst. So ang sumunod na ginawa ko ay bigyan po natin siya ng magandang shape line sa noo or hard part. May linya siya, side part kumbaga, maliit lang. Ayan, gamit po ang ating Kimi Detailer. Ayan. So kasabay na rin yung konting trim kung may mga hawi-hawi para may forma na ng maayos. Ayan, ibabagay lang po ang kanyang shape line sa kanyang noo para hindi po masyadong ma-open. So bigyan natin ng mahabang curved patilya para sa kanyang burst. Ayun, i-detail natin yung kanyang burst para sa pag-ahit mamaya ay hindi na po mahirap. Ayan, so nakikita nyo yung taas ng puti na yan, yung may team, yan po ay lubog, kabilaan po yung kanyang lubog, yung hugis ng kanyang ulo. So ito, gagawa natin ng V-shape sa likod, yung ipantay-pantay lang po natin. Ayan. So nalobat po yung Kimi, gumamit tayo ng isa pang clipper na mini clipper na pwede rin pang detail. Relax muna yung isa kong detailer na original dahil medyo napagod na rin yun. Relax lang. Kaya mas mahalaga po na marami tayong detailer kahit mga class A lang, pero quality naman ay okay na yan. Depende lang yan sa barbero kung paano pagandahin. So ganito, tuloy lang po tayo, gayahin lang po yung nasa kabila, yung pattern doon para mapantay po at maganda na tignan. So konting silip lang para makita natin yung magandang outline. Ayan. So sprayan natin para may forma natin yung kanyang taper. Ayan. So gumamit po tayo ng tubig para sa pag-ahit. At saka lagi po tandahan at gawin na lagi pong bago yung ating blade para matalas at tuwid ang ating pag-ahit at hindi masakit. So pababa, pataas, pahilis, pasalungat ang ating pag-ahit para pulido po. Kaya sundan lang po natin ang ating pattern. Ayan, madali lang po dahil may pattern po tayo. Sinusundan lang natin yung ginawa natin na pattern para hindi po maligaw. Ayan. Kaya mas maganda po na bago po yung blade para matalas at perfect line ang ating gawa ngayon dahil kuwang-kuwa yung mga buhok na dapat ayitin. So ayan, yung burst niya ayitin natin para malinis. Ayan po. Ayan, tuloy lang ang kanyang forma sa likod, yung papunta sa V-shape niya. So pababa, pasalungat ang ating pag-ahit para pulido po. Ayan. So mayroon pa tayo nakikitang mga konti-konting dapat ayusin dyan, eh mamaya ay ating i-develop yan para mapag-
perfect na po ang kanyang burst speed. So yan, mula doon sa kabila, ganun din dito sa bandang kanan ang pag-ayot natin. Sundan lang po natin yung ating pattern na ginawa para hindi po matabingi ang ating outline. Yeah. So napakalinis. Napakadali na lamang po ito ayitin dahil may pattern na po tayo. Ayan. Inahit pa natin yung kanyang burst para malinis na malinis. Ayan, wala na kahirap-hirap dahil meron na po tayong pattern na ginawa. Kaya sundan lang po natin yon para ihitin. So, ulitin ko, pababa, pataas, pasalungat ang ating pag-ahit para malinis at pulido. Ayan. Sa pag-burst ay depende po yan sa uri ng buhok at hugis ng ulo, dahil mayroong mga part tulad nito ay lubog po ang kanyang middle side head niya, kaya medyo magawa ang ating pag-blending ng upper paint niya dahil tulad nito. Ito na po, aayusin ko na po para mawala na yung medyo dark or sobrang itim dahil nag-abot yung black or white. So ibiblending natin, na i-develop natin yan, yung upper paint niya, upper burst paint niya, para mawala konti yung dark na black. Ayan, para maganda yung pagkaangat ng kanyang blending sa upper paint niya, upper burst paint niya. Ayan. So ayan po, dinidevelop natin ngayon. So ganun lang po mga katropa, panoorin nyo maigi po ang aking tamang ginagawa sa aking procedure sa burst feed. So iba-iba po ang aking procedure sa pagpipid ng paggupit ng burst feed. Nakadepende po yun sa hugis ng ulo at uri ng buhok. So marami po tayong procedure sa mga ganitong klaseng gupit na burst feed. So ito, gumamit uli ako ng mini cordless para mas mabilis itrim ng dapat itrim, para hindi gaano mapagod ang aking daliri. Ay madalang po ako gumagamit ng mini cordless sa pag-trim para mas mabilis at perfect cut po, dahil matalas po ang ating clipper. So dapat niyo po sanayin yung ito, kasi yung ginagawa ko ay gawain ng gunting, pero ginawa kong, ang ginamit ko na lang ay clipper para sa pag-trim, para mabilis at hindi po mapagod ang inyong daliri sa kakagupit or kakagamit ng gunting. Pero hindi pa rin na maiwasan na gumamit tayo ng gunting, para kinakailangan din na gumamit tayo ng gunting sa mga, kasi hindi matatapos ang isang gupit kung hindi natin gamitan ng gunting. So hindi ibig sabihin ay hindi na po tayo pwedeng magupit hanggang matapos na clipper lamang, pero mas maganda pa rin na gamitan natin ng gunting ang ating bawat gupit tulad nito. Kaya tayo gumamit ng clipper para mabawas-bawasan yung pagod ng ating kamay sa kakagupit, kakadiskarte. Ayan. So gumamit naman ako ng gunting para sa trim yung mga dapat putulin or tanggalin, gupitin. Ayan po ang ginagawa ko, para wala na pong pagiwang-giwang sa gilid ng kanyang gupit, ng kanyang side by side. Ayan. So
ibu-blower natin yung kanyang taper kasi halos hindi na siya nagpabawas ng konti lang ang babawasin dyan. Yung parang i-slash lang natin yung kanyang taper dahil medyo maiksi pa raw. So gumamit ako ng blower para matuyo yung buhok kasi medyo basa. Kasi ako ito na, sunod clip trim ako. Sa maiksing buhok ay madalang ako nagki-clip trim dahil pagbasa po ang iniiwasan ko ay yung daliri ko, yung kamay ko na mapasma dahil humahawak po ng gunting at clipper at mainit yun. So kaya ako tinuyo o gumamit ng blower para mawala yung konting basa sa kanyang buhok. Kaya okay na siyang hawakan. So sa iba naman na mga barbero ay bago sila magganyan trim, yung clip trim na yan, ay binabasa nila muna yung buhok. Pero sa akin, iba po, tuyo po yung buhok. So pag hindi ka po medyo marunong dito sa pagki-clip trim, ay talagang madulas yung buhok dahil tuyo po siya. So yung ginagawa ko ay hindi naman kung saan nakikita ko na dapat i-clip or i-trim ay ganyan po ang ginagawa ko. Side by side clip trim po ang ginagawa ko ngayon dahil hindi naman siya gaanong binawasan ang kanyang taper, konti lang, islas-islas na lang. Tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa. Ayan, ibu-blower na natin uli para maiporma natin ngayon sa normal groom. Kasi hindi na po tayo, hindi na po nilagyan ng hair products tulad ng Play-Doh or pomade. Yan po ay normal lang po siya. So, ayan, blower uli para maiporma na siya. So sana mga katropa, marami kayong natutunan sa haircut tutorial kong ito na tinatawag na Burst Fade V-Shape. Sana po suportahan nyo po ang aking YouTube channel. I-subscribe lang po ninyo at pindutin lamang po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload. So muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming maraming salamat po sa inyong lahat.